Ma'am, sa may unit niya po is may naka-indicate po siya na dalawang spare po ng key at saka remote po. Bali po, pwede niya po pagsamahin ito as reserve po. So dito po sir, sa may ano po, sa may keyless niya po is sa remote niya is may thunder sign, unlock sign at saka lock sign. Itong thunder sign, double click po niyan sir, una po sa e-bike. Yan. Tapos magpapatayin po siya sir, dito lang po sa may unlock sign po. Sa alarm niya po is ito lang po. Yan po. Pag tumunog na po yun, sir, active na po yung alarm niya, sir. Yan po, sir. Active na po yan. Yung pangalawang attempt po dyan, sir. Maglalak na po yung gulong niyan, sir. Yes, po. Para lang po mapatay po si, ano, si alarm, is kailangan niya lang po pindutin si unlock sign, sir. Tapos, sa ano naman po tayo, sa features niya po, is pag na-ilock niya po siya, nakalimutan niya po, ganda po mangyayari dyan, sir. Nakalock po yan, sir. Naka-alarm po. Mag-a-alarm po siya, mag-a-alarm. Isang malalaman niyo po, pag tinataas dito. Tapos, para mawala po yun, sir, unlock sign lang po. Then, okay na po siya, sir. Matay na po siya. So, ganun din po, pag i-sparking niyo na po, lock sign niyo na lang po. Pag ganito naman, sir, pag in-on niyo siya dito, tapos sinusubukan niyo po siyang patayin dito, sir, hindi po siya gagana, sir. Kailangan remote to remote lang po. Tapos, key to key. Yan po, i-unlock sign lang po natin siya. Matay na po si unit, sir. Kaya mas ano po, mas better po na gamitin niyo is key lang po. Pag igagarahin niyo na lang po siya sa po, igagamitin sa alarm. So bali dito na po tayo sa mechanic. Sa mechanism niya po ma'am is nandito po yung high and low ng ilaw niya po sir. Tapos left and right turn, horn. Tapos nandito po yung forward and reverse. So pag naka-up po yan sir is forward po. Pag narinig niyo na po to, indicator po yun na magre-reverse po kayo. At saka makikita niyo naman dito sir sa may dashcam. Tapos ito po yung tinatawag natin na speed, sa speed limit niya po. Yung 1 po is 1 to 15 kilometers po. Then yung second po is 15 to 25. Tapos yung third naman po, 25 to 45 kilometers. Yun yung pinaka-bilis niya. Apo sir, mabilis po. 15 po sir. 1 to 15. Yung? 1 to 15 yung first, di ba? Ang 1 po, ang 1 speed po, 15 to 25 speed. Ang number 2, 25 to 35 speed. Ang number 3, 35 to 45 speed. Depende po yan ma'am, pag ano po, full charge tayo, minsan nagpi-50C, speed niya po, sa monitor po. Tapos nandito po naman po, yung sa ilaw po natin, sir. Headlight po, yan po. Ito po, makikita niyo po siya dyan, sir. Pati po dito, active po. Sa may naka-high po tayo, sir, ilulow po lang natin, yan po. Makikita niyo naman po sa reflection, sir, na high. Tapos pagpapatayin nyo po si crown light sir, ito lang pong papatayin. Kailangan nyo po sir. Okay na po sir. Bali sir, ito po is, ano pa dito? Lampshade nyo po yun sir. Active po talaga siya kahit sa umaga po na. Kaya talagang siya, buhay siya. Ako sir, active po yun. So, andito naman po tayo sa main fan nyo sir. Fan, okay. Okay naman po siya. Magana. Tapos ito po yung wiper niya sir. Okay. Okay lang sir. Ito yan. Magana. Andito naman po yung safety lock niya ma'am sa brake lever ma'am. Pwede niyo po itong gamitin at the same time. At saka hindi po sa may hand grip niya po sa may brake lever. Hand grip, hand brake. So yun po ma'am. Bali po ma'am yung front brake niya po is hydraulic brakes po ma'am. Naka, gumagamit po ito ng brake fluid. Naka disc brake po kayo sa ito. Ibig sabihin pag naubos yan, kakargahan? Hindi naman po siya naubos ma'am. Taon po siya bago naubos. Kasi kada brake lang po kasi siya nagagamit. Okay. Yes. So dito naman po, testing po natin yung inyong signal lights. Dyan po sa may bandang kaliwa. Okay naman po. Sir, bali kasama po dito. Okay. Please. Ito po, may signal light din po siya dito. Sa front end po meron sir. Parking din po. Okay. Pati horn sir. Sir, bali po dito is meron po tayong sa Bluetooth device po. Sa audio niyo po sir. One click, open. Bluetooth mode to Bluetooth device is ready to bell. 1 seconds po to radio mode. FM tuner, 8, 7, 5, come off. 1 click lang po pag papatay. Bale sir, dito po meron din po tayong charging point nyo sir. Yan po. Para sa cellphone. Sa cellphone po sir. Ano pwede mag-charge? Ayan po sir. Gusto nyo po ba ano, sir, i-testing ma'am? Ay bale po, tuturuan ko rin po kayo kung paano mag-roll up din po nito. Ng ring door. Kaliwat tanong, brake sa harap nito. Po sa may panel board nyo is makikita nyo po kung gano'n po kayo kabilis, kilometers per hour.
Tapos yung kilometers na net ako na distance. Tapos dito po sir is yung battery percent niya. Pero huwag po kayo maniniwala dyan sir, hanggat makastart po kayo, hindi nyo po malalaman yung totoong battery percent. Pero as of now sir, ano po, factory charge po yung battery niya sir. So galing po siyang factory, bagong assemble po. So kumbaga hindi po siya 100% full charge, kumbaga 80% lang po ganun sa percentage nila doon. Tapos kailangan i-shut down siya bago i-charge ka nun. Apo. Ay, bali po ma'am, sa charging niyo po ma'am is, di ba, before niyo po gamitin si e-bike na pagkagaling sa charge is 30 minutes po ang pinaka-minimum na time niya. Bago niya po siya gamitin. Kasi baka po ma-bloated si battery. Mainit po siya galing charge. Tapos pagka, halimbawa naman po ginamit niyo na po sa unit, tapos medyo nag-lowback po. Hindi naman siya fully lowback yung nabawasan lang po siya. Every bar po sir is 2 to 3 hours. Di ba ma'am? Ita-charge? Apo. Pwede siya ni-charge kahit hindi siya yung down talaga yung battery. Apo. Wala ko sarili. Bali po sir, pagka, halimbawa po, itong bar na to na wala na po is 2 to 3 hours po. 3 to 5 hours po. 3 to 5 hours po. Pag by 2s po sir. Ganun po. Bali, apat na bar po yan sir. Kunwari, gumala kayo, nabawasan ng isa 3 bar. Para mag 4 bar, 3 to 5 hours. Kunwari sir, full charge ulit, nabawasan ulit ng dalawa, 5 to 7 hours. Tapos kunwari po, 3 bars po yung nawala, 1 bar na lang po. Yun po yung ano po, mas matagal po, 7 to 9 hours po. Pero depende pa rin sa voltahe ng kuryente nyo sa bahay. So pwede pala, kahit hindi yung malobat na totally pwede i-charge. Apo, by ano po naman yan, may bar po. Apo. Tapos ma'am, dapat po ang charger po natin, kada charge natin po sa outlet po, or sa extension muna, bago natin i-charge kay unit. Kasi di ba ma'am, napapansin niyo sir, pag nag-charge po tayo, may parang naging spark, yun po yung tinatawag namin shock. Na baka ma-shock si battery pag di ba po yung ibang ginagawa natin, nakasaksak na, tapos bago sa outlet. Outlet muna, para yung shock nun, hindi po maano si battery. Kasi doon pinsan nagka-cause tayo ng short circuit po, na gulat po si battery. Bali, eto po sir, pinaka-charger niya po, 60 volts, 50 ampere pati po si battery po natin, hindi po pwedeng mag-charge po or gumamit ng ibang charger po. Bali, si outlet po muna or kaya sa extension, bago po tayo sa e-bike po. Bali sir, is yung charger po natin is disposable po, bawal po siyang mabagsak and mabasa. Mali yung sa ano natin dito sir, wag po yun, yun kasi mali yung pagkakaano nila kasi sa ibang bansa kasi kahit ano okay lang kasi yung kuryente nila parang solar lang solar lang. Sila. Hindi tulad sa atin direct pa talaga siya sa. So sir, pag i-charge po natin siya is outlet po muna bago isasad pa kay e-bike. Kasi sir, sir everyday po paiba-iba ng current ang house, electricity. Then po sir, pagka hindi naman po siya gumana dito sir, pwede po siya emergency charging. Mga ilang ano ba yan? Ilang kilometer? Pagka halimbawa po, na nagamit niya po si unit ng sabihin natin na pinande-deliver niya po dito tapos i-charge niya po siya, syempre pagpapayin niya po 30 minutes. At sabihin natin na ma'am na 25% na lang po yung battery niyo is ano, 7 to 8 hours yung charging niya pagka 25% na lang yung battery. 7 to 9 hours. 7 to 8 hours. Bali, ang full charge ng 60 volts 20 ampere po natin 67. Ang pinakaano po niyan 55 kilometers po. Pero depende pa rin po. Pag damar mabigat at mabilis si e-bike, mas mabilis po siya. Pero kasi tulad ng mga daan natin, mama, ano po, depende po sa inyo talaga. So, sir, nandito po yung breaker niyo po. And just in case po na aalis po kayo or may lakad kayo nang matagal kayo mawala. Papatay niyo lang po ito, sir. Yan po. Tapos pwede niyo po siyang bunutin dito. Okay na po. Tapos pag halimbawa po, pagbalik niya, pwede niyo na po siya gamitin agad. Basta nakasalpa po ito, tsaka ito. Sir, bali po yung sinasabi ko na emergency charge, sir. Galing po sa outlet, pwede po siya dito, sir. Kasi okay, one size lang po sila, sir. Tatanggalin mo ito. Parang nag-raise cooker ka. Sakaling hindi gumana siya rito. Apo, sir. Pero working naman po natin. Sir, bali po pag i-charge po natin siya, halimbawa po na isaksak na po natin kay outlet, mag-turn green po siya. So, ibig sabihin active po. Tapos pag sinasak naman po natin kay unit, is mag-red po siya, means charging. Tapos hanggat sa hintay na lang po natin na mag-green. Okay. Pag-green po, full charge na. Pakibunat na lang po agad kasi baka mag-bloated si battery. Okay lang po, sir. So, gusto niyo po bang testingin muna, sir? Bali, sir, ang brakes niyo po is, eto po, sa may bandang kaliwa niyo po, at saka sa foot brake niyo po dito is, iisa lang po siya kung i-brake. Ito, pare-pare na dito. Brake din po siya, sir, kaso sa front. Pag sinayin niyo po, sir, pag tinapakan ko po, pag-impress niyo po yan. Ito po. Wala po po. Tapos pakita naman po ang fender niyo. Ay, tinrip niyo po yan, tapos ito po yung tinapakan niyo, so lalamot. So parehas lang po siya. Depende po sa combination ng brakes niyo. Sige po sir, test it po natin. Kung sige kayo.
Maganda pala at may lagayan. Yes ma'am. Malaki po yan. Dahil saka ng bigas ma'am, kaya po niya. Hanggang ano yata ito, tapos tigay na siya. Kaya ba? Ma'am, capacity? Capacity po is nasa 100 po. Ay, 100 dyan. 300. I don't. Hindi ko lang po siya. 200 yung ano eh. Yung sa inyo po sir? 200 capacity niya. Kilos. Kasi maximum of one person is Yung maximum capacity daw ma'am, ang limit. Load weight. 350. Kilos? Yes. Ano yun sa ano sir? Sa pinaka-motor na po. Bali sir, is yung adhesive niya po. Yung para dito po sir. Kasi po naubusok po yung mag-stop. So follow na lang po sir. May pliers kung dalawa. Pag nagkaroon po kami, mag-gagay po kami din ma'am. Ayan. Pwede lagyan ko lang ng contact number bang magustuhan din sila. Ah, sige. Ano, i-ano ko rin siya. Pwede pala i-post yan sa... Pwede po. Ito po ang nakapit. Sa Facebook page namin na. Dito naman. Ayun, ay ipopost ko yung Facebook. Okay. Naubusan po kami ang stock ng adhesive, sir. Ibalik na lang namin, sir. At least alam na po namin yung location po. Sige, i-ano po sa office. Ayun, yung range niya, 35 kilo to 50 kilo. Kasi kung dito, minsan po yung hindi maroon mo, umalabas po yung range cover. Warranty ng ano? Kasi mang po mag-i-explain kung pagdating pa sa warranty.